Halo mga ka-super, ka-super ganda, ka-sari, ka-super tindera. Good morning, magandang buhay sa ating lahat. For today's video, ang ating topic ay mag-e-entry tayo sa ating segment na Dear Madam Esti. Yes, oo, kasi ang aking ka-super ang haba ng message, ang daming hanash, ang daming concern, dagdag ng isipin ni Madam. Nakakalok. Yung pimples nga ni Madam, hindi mapagaling-galing. Nagdag pa isipin to. Diba? Nakakalok. So, bigyan natin to ng enlightenment. Ganon, di ba? Para ma-enlighten siya, kanyang nararamdaman, no? So, ito yung kanyang mensahe. Dear Madam Esti, na asawa ni, let's proceed. Madam Esti. Bubuang si Madam Esti. Madam Esti. Yes! Kasuper. Oo, ito na. Ask for tips or advice. O, diba? Mayroon pa akong choice nito kung tips or advice. Sa inyo. How you? English. Manosebleed ako nito. How you handle the counting of sales every end of the day? Posting all the sales, expenses, payables, GCash, and PayMaya transactions sa araw-araw. Yun ang unang tanong, tuldok-tuldok. Okay, so umpisa natin dun kasi medyo mahaba-haba, no? So, paano ko daw hinahandle yung aking pag-count ng sales? So, hindi binibilang-bilang lang. At the end of the day, bilangin kung magkano yung benta. Yun, at isusulat natin dito sa ating record book. So, dapat naka-record yung iyong sales every day. Okay, para at the end of the month, matututal mo kung magkano. At the end of the day, posting all the sales. So, ang expenses ko dito, yung money out, diba? Yung sales is yung money in. Yung mga benta natin sa store, yung mga pumapasok. So, yung expenses ko dito sa store, yung inano ko lang ha, money out na tawag ko dun ha. Yung lumalabas na pera, pambili sa mga paninda, pang grocery, pambay sa supplier. So, money out. So, dalawa na nga lang ako eh. Money in, money out. So, ang money out ko, nirecord ko din dito, araw-araw, no? Pero minsan, dahil super busy tayo, hindi ko na nare-record. Pero noon, talagang I situate na yung record para at the end of the month makikita ko yung magkano yung lumabas na pera at saka yung pumasok. Pero ngayon dahil super busy na tayo, di ba? Nasa SF-SF na to. Kasi itong ano ko kasi, nasa reality tayo ng pagtitinda na talagang discarte na lang ang labanan. So, kung ikaw lang din naman ang nagmamanage na yung tindahan, ano na lang yan eh, 1 plus 1 equals 11. Ganon, di ba? So, sa'yo na lang yan sa sarili mong arithmetic, sa sarili mong discarte kung paano mo hinahandle yung iyong money in at saka money out. Oh, pero hindi ko sinasabi dito gayahin niyo si Madam Esti. No, kasi kung gusto mo ikaw talaga masyado kang detalyado sa iyong pagtitinda, o di, magsulat-sulat ka dyan, magkwenta-kwenta ka dyan. Kasi ako, marami pang ginagawa, no? So, ayun yung aking ginagawa, no? Kasi nga, ako lang din naman nagmamanage ng aking tindahan. Alam ko na yung pumapasok ng pera, lumalabas ng pera, so I can manage na. My sales, my expenses, and all. Okay, so, ano pa ba? GCash and PayMaya. So, ito dito sa akin kasi, magkahiwalay ang sales ng grocery at saka yung sa GCash, PayMaya. Si GCash at PayMaya magkasama na yan. Basta remittances, magkasama yan. Si grocery, magkahiwalay. Magkahiwalay yan ang lagayan. So, pag may GCash, automatic dito yan. Pag grocery dito, so at the end of the day, bilang kay grocery, bilang kay GCash. So, si GCash, automatic yan, deposit agad kung maraming nag-cash in. Tapos, si grocery naman, nakatabi yan, automatic. The next day, pang bayad sa mga supplier, pang grocery. Ganon. Okay. Sa araw-araw. Kasi po, kulang ang isang araw sa pagtitinda sa maliit kong tindahan. Do all the inventory, do the marketing and the restocking plus the accounting works and being a mother. O, oh, diba? Super tindera nga tayo, diba? So, sabi ko nga, discard it na lang, no? Kasi tayo, multitasking tayo eh. Hindi lang tayo tindera, nanay pa tayo. Kailangan talaga multitasking. So, kung ikaw lang din naman ang nagmamanage ng tindahan, no? Hindi mo na kailangan pa na lahat yan isa-isahin yung mga paninda mo. Kasi ikaw lang din naman, no? So, pag inventory sa akin, hindi ko na yan iniisa. Matatori na lang. Mata sa mata. Ganyan ang aking ginagawa. Kasi ayoko nang pahirapan pa yung sarili ko. For kanino? Wala naman akong amo dito para mag-report ng ito yung inventory para mag-report ng sales. So, ako lang.
Diba? Ako lang din nagmamanage. Ako yung nakakaalam kung ano ba yung, ay, wala na. Basta ang sinasabi ko sa inyo, mga tips sa iyo ka super, make sure lang na lagi ka nag-check ng mga items. Yung mga running out, para hindi ka naubusan ng paninda. No? Kahit hindi mo kailangan i-inventory lahat yan, dagdag trabaho pa yan sa atin. No? Running out, yung mga gatas, okay. Lista agad. The next day, order ka na kung nag-order ka. The next grocery, i-grocery mo na agad. No, kailangan, halimbawa, bago mag-running out, bago maubusan yung items mo, dalawa pa lang yan, dapat naka-back up ka na. Mayroon ka na agad, ay, mag-order na ako. Huwag ka magpapawala bago ka mag-order. Okay? Tapos, rounds ka lang. Habang nakaano ka sa tindahan mo, mag-rounds ka, tingin-tingin ng mga items. Kasi kung hindi naman kalakyan ng tindahan, kaya mo pa yan i-monitor ng mata sa mata. Okay? So, next. Marketing and restocking. Marketing, anong marketing yung nagmamarket ka? O yung marketing strategy mo? O, pag may time, mag-marketing strategy, halimbawa, mag-post sa iyong kung mayroon kang epipage, o kaya magawa ng mga paskil, kung ano yung meron sa tindahan mo, ganyan. Yung restocking naman, restock ka, yun nga, yun lagi kong sinasabi, huwag magpa- ubos ng paninda. Basta lagi ka lang mag-check kung ano na yung mga running out para mayroon ka na agad backup. Mayroon ka na, order ko na ito, ganyan. So, mas maganda din kung mayroon ka mga online na binibilhan. Diba? Halimbawa, mayroon mga yung mga app, na mga online app na parang order ka na lang kung ano yung running out na hindi ka makalabas. Wala kang oras dahil nga busy ka. O di, online app ka. Kung nasaan ka, kung dyan sa lugar mo, depende kasi. Ako kasi Cavite area, so mayroon akong online app na sa Emilio Smart na through my Suki app na order today, deliver today. No? At kung hindi man makapag-deliver, mayroon pa tayong mga wholesaler na tinatawagan. Ganito muna si Garillo, wala na ako. So dapat may mga kontak ka sa mga supplier mo, sa mga nagdi-deliver sa iyo, no? So mahirap talaga, alam nyo, mahirap talaga. Kailangan lang talaga ng sistema sa iyong tindahan. Kasi sakit sa ulo talaga yung pagsabay-sabay yan. Naku, kailangan mo mag-grocery. Naku, ubos na yung ganito. Tapos may yung bibili, tapos wala kang stock, no? Nakaka-stress. Tapos kailangan mo pang asikasuhin yung anak mo, di ba, bilang isang nanay, yung trabaho sa loob ng bahay, tapos meron ka pang displayhin, meron ka pang ayusin, ang sakit sa ulo. So, ito ang advice ko sa'yo. One step at a time. One at a time lang. Huwag pa sabay-sabayin. Yung mga displayhin na yan, yung mga ayusin na yan, andyan lang naman yan. Hindi naman yan sila alis. So, kung ano yung importante mong gagawin, halimbawa, kailangan mo mag-asikaso ng anak, unahin mo muna yung anak mo. Okay? At then, kung may time ka na dyan, so mag-ayos-ayos ka na. So, sa pag-order naman ng mga paninda, i-online mo na lang kung wala kang time lumabas mag-grocery. O kung kailangan mag-grocery, itama mo dun sa bakanting oras mo. O kaya yung hindi ganun ka dami yung bibili, mga patay na oras. Kasi ganun yung aking ginagawa. Halimbawa, kung ako lang talaga yung mag-isa dito, lahat umaga pa lang yan, nakaplano na kung ano yung gagawin. Diba, itong araw na to kailangan ko mag-grocery, itong araw na to itong gagawin ko, kasi mahirap talaga pag alam mo yun, pag nagkasabay sa bay lahat, talagang mahirap sa mahirap, no? Okay, so kasama na yan sa ating trabaho, lalo na kung tayo lang talaga yung nagmamanage natin tindahan, wala tayong katuwang, kasi wala tayong mga inuutusan, tayo lang talaga. Basta wag ka lang ma-stress, wag kang uminit ang ulo mo, kasi pag na-stress ka, apektado yan, madadala mo yan dun sa customer mo, magiging masungit ka na, parang mas mainit ang ulo mo, parang nakasimangot ka na lang, ganun, kasi ang dami mong iniisip, ang dami mong iniintindi. So hayaan mo lang, parang wag ka mag-pressure na sabihin sa'yo, ay ang gulo ng tindahan mo, ay ang ano dito, ay ganyan. Huwag mo silang intindihin yung mga ganyan. Basta ang importante, ginagawa mo yung best mo na maging maayos yung tindahan mo, inaayos mo yung paninda mo, at saka naasikaso mo yung pamilya mo. Diba? Ang dami na sinasabi ni Madam. Basta ano ka lang, easy lang. Easyhan lang. Huwag magpaka-pressure. Walang competition dito sa pagtitinda, ha? Okay? Hindi to competition na pagalingan na kung ano. Walang ganun. Ang importante, ginagawa natin yung ating trabaho. At, nakapag- ginagawa natin yung best natin sa mga customer natin, sinisituit natin yung mga paninda natin meron, at ano yan, nakakaloka, nanggigigil din ako, naka 11 minutes na ako, kalahati pa lang yung ating daldal. So ito, alam ko po, ikaw nga, tawag ko sa'yo si Wonder Woman Madam SD. Kasi lahat din sa'yo, plus nakakapag-vlog ka pa. O diba? Nakakagigil, diba? Nakakapag-vlog pa si Madam sa dami ng gawain, sa dami ng trabaho. Alam nyo kasi yung pag-vlog ko, halimbawa nakaupo ako, yan, yaw agad. Kasi mamaya,
dami na namang gagawin. Pag may time ako, edit, ganyan, blog upload, ganyan. Discarte lang din. Alam yung pinakapahinga ko itong mga pag ganito-ganito. Parang ano ko na nga lang ito, sinisingit ko, parang sideline baga. Ganon. Ano, may... kasi lahat din sa'yo plus ako, pag may mga tumutulong po ba sa'yo? O may tumutulong daw ba? Siyempre, mga anak ko. Yan si Ate Esti, tumutulong din kahit papano sa pagpa-plastic, sa pag-ayos ng mga chichirya, sa mga abot-abuting kahit papano. Sa loob ng bahay, nakakapagtulong naman magwalis, magsalang ng labada sa washing, mga ganun yung anak kong si Kuya Cedric. Pag nagdito, pinagpag-ayos ko ng mga, ano, ng mga, yung mga soft drinkan, tapos, ayan, di ba? Ano ba yung sabi niya? Na mental block ako. Pero, hindi ko yan sila inaasahan kasi hindi ko sila inuobliga na dapat kayo ganun-ganun kasi nakaka-stress din. Alam niyo yung mga ka-super, yung alam mo yun. Basta, nabit lang. Ayun nga mga ka-super, hindi ko inuobliga yung mga anak ko sa halimbawa talagang gawin nila kasi nakaka-stress, no? Kasi alam naman natin meron sila mga ginagawa sa sarili nila, 'di ba? Kaka-cellphone nila. Kaya kung ano lang yung maitulong nila sa akin kasi pag pinilit mo, ma-stress ka lang, sakit sa ulo. So sabi ko na sige, kakayod ako ngayon para sa inyo. Pag dumating yung time na kaya niyo yung sarili niyo, magpapahinga naman ako utang na loob. Kaya mag-aral kayo mabuti. So hindi ko sila inuobliga, kaya talagang hanggat kaya ko, ako na lang. Kasi pag inutos mo, hindi na susunod, sasakit lang ulo. Relate? Oh, syempre may relate, may hindi. Oh, di wow. 'Di ba? Okay. I hope mabigyan mo ng pansin ang concern ko. Marami pa akong natutunan sa mga advice mo. Lalo sa practicality aspects. 57 years old na ako, kaya nahirapan ako sa pamalingke, buhat-buhat ng mga case ng beer at soft drinks at iba pang errands. Salamat ng marami, madam. Sana makapasyal ako sa grocery store mo. God bless. O, tingnan mo si Ka-Super, 57 years old na. E, ako 38 years old, di ba? 57 years old at nagbubuhat pa siya ng mga case ng beer. Hindi ko nga alam, pagdating ko ng 57 years old, umakabuhat pa ako ng case ng soft drinks at beer, di ba? So, Ka-Super, dahan-dahan lang ha, pa-senior na tayo. So, hindi ko kasi alam kung mayroon ba siyang nakakatulong dyan. Kasi parang sabi niya, lahat sa kanya, no? So, dahan-dahan lang. Oo, kasi ako, sabi ko nga, hanggat kaya pa ng katawan ko. Pero pag hindi na kaya, may mga bagay na hindi na rin kaya ng katawan ko. Unlike before, no, mga 20s ako. Kaya kong matulog lang ng 2 hours at kaya ko pa rin magtrabaho. Pero ngayon, hindi ko na kaya yun. Ilalo to si Ka-Super, 57 years old na, di ba? Parang ako mapapawaw kay Ka-Super kasi kaya pa niya magbuhat. Ano? So, ito lang ang tips. Di ba? Nakakahiya naman nagbigay ng tips kay ate, 57 years old. Ilang years ng Sarsar store owner, tapos sa akin ang hihingi ng tips and advice. Di ba? Nakakaloka. So, kaya mo yan kasi dyan ka na tumanda, di ba, sa pagtitindahan. So, alam, so na yan. Siguro gusto lang niya ma-enlighten siya, di ba? So, para sa akin, take 8 easy lang, no? Kung wala ka naman masyadong, halimbawa, responsibilidad. Kasi kung 57 years old, malamang nakagraduate na yung mga anak mo or may mga pamilya na. Siguro, hindi ko din alam kasi, di ba, kung itong ginagawa mo ba is yung tindahan mo ba, yun ang pangkabuhayan showcase mo. Kaya, so ako kasi, ito yung pangkabuhayan showcase ko, bread and butter. Kaya lahat ng ginagawa, di ba, pagsisika, pagkakayod, di, kasi kailangan. So, hindi ko alam sa'yo kung talagang kailangan na kailangan mo o naglilibang ka lang, no? Pero, dahan-dahan lang po, ha? Opo, ganun, di ba? Basta yun lang ang aking pinaka-advice, no? Kung ikaw lang din naman ang may-ari ng tindahan mo, kaya mo yan. Sa mga yung pumapasok na pera, yung cash flow, nasa isip-isip na lang natin yan. Hindi, ako kasi, for me kasi, hindi ako talaga mahilig magsulat-sulat. Isang araw, compute-compute lang ako niyan. Alam ko na, yung kita ko sa isang araw ganito, yung lumalabas na pera sa akin ganito, masang alam ko may kita pa rin ang tindahan ko. Nakakapamili pa rin ako ng stocks. So, okay na sa alright yan. Hindi ko na kailangan pa mag-accounting dyan. Basta ang importante sa akin, yung sales ko everyday, nakatala. Yung mga expenses, alam ko din. At ang alam ko na kumikita ang tindahan ko. Alam ko, naro-rolling ko pa rin yung aking mga puhunan. So, tuloy pa rin ang laban. So, sipag at syaga lang talaga. At syaka, multitasking, is a key. At syaka, one step at a time. No? Kung ngayon mag-display ka, pag napagod pahinga, mamaya naman, may oras pa naman dyan. Basta siguraduhin lang maayos yung iyong tindahan at may mga stocks. Kasi kung may stocks ka, hindi po naayos, at least may maibigay ka. Okay? Okay mga ka-super. So para sa lahat ng mga kasari ko, no, huwag ma-pressure. Huwag magmadali. Take it is easy. Slowly but surely. No?
At lagi mong tatandaan, dito sa ating pagtitinda, walang competition. Kasi nasa iyo yan, sa sarili mong diskarte. Huwag ka ma-pressure ko na kikita mo yung ibang tindahan lumalago na. Yung ibang tindahan, ganito na. Ako, andito pa lang ako. Kasi may kanya-kanya tayong panahon. Okay. Papalit? Okay? So, gawin mo lang kung ano sa tingin mo kaya ng katawan mo. Pag hindi kaya, pwede naman siguro magpatulong o kaya dahan-dahanin ang kilos kung walang tumutulong. Ganyan, di ba? Huwag ma-stress. Okay, Duki? Okay. Kasi alam niyo, pagod na nga tayo, tapos stress pa tayo. Naku. Mas ano kasi ako sa, ano, okay lang sa akin pagod ako. Kasi pwedeng ipahinga. Pero yung emotional stress, doon talaga, alam mo yun, yung nakaka, ano ng dibdib, yung emotional stress. Parang feeling mo talagang mapapadali yung buhay natin. Hindi pa, nakakaloka yun. O siya, kaya mo na yan kasu. Malaki ka na. Kaya mo na yan. Okay, Duki? Okay. So, bye-bye. Thank you for watching.